po. Welcome po dito sa series natin ng Engineering in the Bible. So marami sa atin ang akala ang Bible is para lang sa relihiyon or para sa pagpapakabait o para tayo maging mabuting tao o para sa salvation natin o para makilala natin ang Panginoong Hesukristo. Ang Bible po is a book of history, proverbs, life, saying, economy, and yes, it's a book on engineering. So ngayon pong araw na to, ang pinaka key verse ko po ay 1 Samuel 15:22. Ang backstory po nito si Saul, unang king ng Israel. So siya ay may inuto sa kanya ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng prophet na si Samuel. So ang problema kay Saul, sumunod siya pero hindi lubos. So isinumbat niya pa kay Samuel sa prophet nung sinita siya, nung rinebuke siya ni Samuel. So sabi niya, sumunod naman ako. Ito yung mga offering, grabe ang offering na binigay ko kay Lord. Ang sagot ni Samuel ito, does the Lord take pleasure in burnt offerings and sacrifices as much as He does in obedience? Certainly, obedience is better than sacrifice. Paying attention is better than the fats of rams. Mas maigi daw ang pagsunod kesa sa mga sakripisyo, sa mga offering natin. Ito ang tandaan natin. Kahit anong galaw mo, pag ikaw ay hindi masunurin, hindi ka magugustuhan ng employer mo. Kahit anong galing mo, kahit masipag ka pa, pag ikaw ay pasaway, hindi ka masunurin, ay hindi ka ipopromote dahil hindi kanya gusto. Nakakasira ka ng ambience sa company, nakakasira ka sa team. So sa isang athlete o isang team, wala yang mararating kung sila ay hindi masunurin, kung disobedient. Ang anak na suwail o grabing pasaway o grabing hindi masunurin, ang anak na suwail, sigurado sa basura, pupulutin. Itong Pilipinas, itong bansa natin, ang lupang hinirang. 50 years ago, tayo ang pinakamayaman sa Southeast Asia. E namumuro tayo na tayo ay maging pinakamayaman sa buong Asia, malampasan natin ang China at ang Japan. That was 50 years ago. Pero after 50 years, ano ang nangyari? Ang lupang hinirang, lugmok. Minsan matatanong mo, hinirang ba tayo para saan? Diba? So, ang ganda ng pangalan natin, The Chosen Land. Diba? Lupang hinirang. Mahabang kwento yan, no? Pero ang ganda ng label, ng title para sa Pilipinas, lupang hinirang. Pero nasa na tayo after that 50 years? Lugmok. Ano ang nagdala sa atin sa sitwasyon, sa kalagayan natin ngayon? Kung ako ay tatanungin nyo, isa lang ang isasagot ko. Ito ay dahil sa disobedience. Walang maa-accomplish ang isang team o ang isang bansa kung tayo ay puno ng pagsuway. Walang maa-accomplish kahit anong galing ng presidente, kahit anong galing ng pamahalaan kung lagi tayong kontra. Itong COVID, bakit hindi matapos-tapos? Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Dahil kulang tayo sa pagsunod or wala tayong pagsunod, ayaw nating generally sumunod. So tunay nga kung titignan mo ang nangyayari ngayon, nandun na tayo sa huling panahon. Paparating na ang Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya sa 2 Timothy 3:2, in the last days, difficult times will come. Hindi ka ba nahihirapan sa panahon ngayon? Hindi isang tao lang nahihirapan, pati mga may pera nahihirapan. Yung iba nga tapos na yung paghihirap eh, di ba? Namatay na, di ba? So difficult times will come. Ang binanggit dito yung mga karakteristik ng tao, they will be lovers of money,
arrogant. Diba? Sabi, they will be lovers of self than lovers of God. So, people in the last days will be disobedient. Grabe ang pagiging disobedient natin. Diba? So, mismong sa simbahan, supposed to be dapat sa Kristiyano, tayo yung modelo ng pagsunod. Pero mismong sa simbahan, ang mga Kristiyano hindi marunong sumunod sa leader nila. O minsan pati leader hindi marunong sumunod. Mas pinipiling lumipat ng simbahan kaysa sumunod sa leader. Mas pinipiling sundin ang sarili kaysa sundin ang authority, sundin ang Panginoong Hesukristo. Maliwanag po ang sabi ng Panginoong Hesukristo. He desires, or God desires, obedience rather than anything else. Rather than our sacrifice. Diba? The language of love of God is obedience. Diba sabi niya, if you love me, obey my commands. Sabi niya sa Book of John, diba? So, ano ngayon ang application nito sa structure? Dito tayo ngayon, diba? So, ito yun. Sa old school po ng structural engineering, bakit ba bumabagsak ang building? Ganito po yun. Kaya bumabagsak ang building o bumabagsak ang isang element ng building, column, beams, slabs, foundation, dahil sa stress. Parang tao yan. Ang kinakabagsak, ang kinakasakit, stress. Di po ba? Ang stress, ang definition po nito, force, elementary definition, force per unit area. Pag ang stress ng element or ng building is greater than the allowable stress or the what we so called capacity, babagsak ang building. So dapat ang actual stress, force per unit area, ay less than the allowable stress. Ang ibig sabihin natin, gusto natin etong stress na to, tong actual stress na to, ay bumaba. Tama po? Now, ganito ang ginagawa natin pag nag-design. So pag nag-design tayo, kinukumpute natin yung stress, which is force per unit area. Basically, isi-simplify ko lang. So kapag yung force per unit area, the stress, is not less than, meaning more than the allowable stress, lagpas sa kaya, failure yan. So anong ginagawa natin? So makikita natin sa mga books, no? So ang ginagawa is we increase the area, correct? So the purpose of increasing the area is that when your denominator increase, your ratio will decrease, right? So this and this are inversely proportional. So when the stress is decreased, we want to increase the area till such time that the stress will be less than the allowable stress. Do you follow? That is the old school in designing a structure. Ang problema po ito, no po? Itong concept na to, hindi to pwede, it will not work kapag ka meron na tayong dynamic force like earthquake. Ganito po kasi. Ang pinaka problema, pag increase mo ng area, mag-i-increase yung moment of inertia. Yung mga hindi civil o hindi engineering students or hindi engineering people, moment of inertia is a mathematical creation, engineer's creation po yan, that regulates the ability of an object to resist or to allow deflection or deformation. So pag nag-increase yung area, i-increase ang I, i-increase ang resistance. Mas magre-resist ang structure.
Eh di ba yun nga yung purpose? Gusto nating i-resist ang structure or i-resist ang earthquake? Ito po ang problema. Ang tatandaan natin ang stress, hindi lang sa force, hindi lang sa area nagdi-depend. Nagdi-depend din siya sa resistance. So kapag ka ikaw ay nagre-resist, lumalaban ka, nag-i-increase ang stress. Parang ganito po. Halimbawa, kung ito po, meron tayong material. Tapos, isubject mo yan, increase mo yung temperature. What will happen? Anong mangyayari po kapag ka nag-increase ang temperature? Hahaba yan. No po? Mag-expand. No po? So, kung halimbawa, pinigil mo yung pag-expand yan. Pinigil mo. Let us say, naglagay ka dito ng support. Pag-expand niyan ngayon, itutulak niyan yung support, itutulak niyan yung wall, syempre, by action and reaction, lalaban yung wall. Yung wall, itutulak din siya. So, ma-generate etong force pin na to that will cause the stress in the element. So, magkakaroon to ng stress na force per unit area. You get it? So, yung stress na generate yan dahil resist mo yung deformation niya. Baligtarin natin. Halimbawa, in-increase mo yung temperature. Pero, hindi mo pinigilan yung paghaba niya. Hindi mo pinigilan yung deflection or yung deformation. Hinayaan mo lang siyang humaba. Ang tanong, meron bang stress? Wala. Kasi walang pumigil eh. So, walang pumigil, walang stress, di ba? Correct. Walang pressure. Kaya lang nagkaka-pressure kapag ka pinipigilan mo yung deformation. Naintindihan? Correct. So, hindi yan magkakaroon ng stress. Parang sa magulang mo, di ba? Kapag ka ikaw ay hindi sumunod sa magulang, stressful ang buhay mo. Hindi ka bibigyan ng baon o ililimit ang allowance mo, lilimit ang kalayaan mo, di ba? Lilimit yung mga pwede mong gawin. Stressful. Correct? So, mas madaling sumunod. Sa buhay ng Kristiyano, ganun din. Kaya nagiging stressful ang buhay natin, hindi tayo sumusunod. Okay? Nasa pagsunod ang peace of mind. Nalelesen o nawawala ang stress. Ganun din ang material. Now, pagmasdan nyo to. Now, sa NSCP 2015 natin, o sa una pang NSCP, pero I will focus sa 2015, yan yung National Structural Code of the Philippines. Now, isa sa mga load combination, yung load by statistics, linalagyan natin ang factors yan. So, isa sa mga load combinations involving earthquake is 1.2 dead load plus the earthquake load. Yung isa is 0.9 dead load plus the earthquake load together with another load. But let me just focus on this. Obviously, the more critical between the two is ito. Right? So, kapag kinumpute natin yung load o yung force, look at what will happen. Yung stress is equal to the force, which is 1.2 dead load plus the earthquake load over the area. Look, halimbawa, in-increase natin yung area by 10%. So, ibig sabihin, the new area will be 1.1 times the old area. Correct? Our objective is to decrease the stress. However, pag minultiply mo yung area, pumili ka ng mas malaking area, it means lalaki yung dead load mo. The dead load generally, isi-simplify ko lang, this dead load will also be multiplied by 1.1, and since the earthquake is dependent directly to the weight of the structure,
But when you multiply this by 1.1, this will be multiplied also by 1.1, then earthquake will also be multiplied by 1.1. So it means the 1.1 will just be basically be canceled out. Meaning the stress remains the same, but the resistance is increased. When the resistance is increased, stress is increased. You get it? As you increase the resistance, stress is being increased also. No resistance, no stress. Pag sumunod, walang stress. Di po ba? So, nakukuha nyo po ang problema nung increasing the area. It is increasing the resistance. Tama po? So, halimbawa, marami ka ng pera. Nagpaparami ka pa ng pera. Nagpaparami ka pa ng pera. Pinapalaki mo yung area, lumalaki lang ang obligasyon mo, lumalaki ang stress. Naintindihan? Kuha. Okay? So, pero hindi rin pwedeng walang pera, no? Dahil pag zero to, infinity yan. Ang stress mo, infinity. Malaki talaga ang problema mo, di ba? Stressful din pag walang pera, pag zero to, di ba? Pag sobrang dami, lumalaki ang resistance, lumalaki rin ang stress. Naintindihan po? So, ang solution bale kung ang stress mo is less than the allowable stress, we are talking of dynamic force earthquake, is don't increase the area because increasing the area will increase the resistance and it will also increase the stress. So what we want to happen is we accommodate yung deflection or yung movement. We want the structure to be more flexible para mag-o-obey siya dun sa deformation na dapat. Tama po? Parang sa boxing po. Kapag ka ikaw sinalubong mo yung suntok, parehas nang nangyari kay Pacquiao, di ba? Nung na-knockout siya ni Marquez. So, nag-release ng kanan si Marquez, sabay salubong si Pacquiao para kaliwain niya si Marquez, kaso naunang tumama yung kanan ni Marquez. Sumalubong yung mukha niya. O di knockout, di ba? So, yun yung impact. Kapag ka sinalubong mo ang force, mas lumalaki ang force. Okay? Mas namamagnify yung force. Tignan mo si Mayweather. Mahirap tamaan ng solid si Mayweather. Bakit? Kasi mabilis siyang lumayo doon sa suntok. Pag sumuntok ka, sasabayan niya lang ng paglayo. Tama po? Parang yung ginawa ni Rigondo kay Casimiro, di ba? Lagi siyang palayo, di ba? So laging ang ikot niya papunta sa kaliwa ni Casimiro para pag tumama man yung kanan, maliit ang impact. Pumupunta lang siya sa kanan ni Casimiro pero malayo para hindi talaga maaabot. So sumusunod lang siya sa suntok nung kalaban. Tama? To reduce the impact. Sa structure, ganito natin ginagawa. Hinahayaan natin na ang ating structure mag-obey. Halimbawa, ito. Hindi natin ini-increase masyado yung mga area. Instead, we do something para yung building mas maging flexible. Mas sumusunod sa ang galaw dun sa earthquake force. So halimbawa, ito yung tall building natin. So ang gagawin natin dito, kapag ka nag-earthquake, kaya nga earthquake, it is movement or shaking ng earth or ng ground. Nandito lang yan. Ito yung tinatawag na base shear. Okay? So dito, gumagalaw yan, meron tayong ground acceleration. Tama po? So ang mangyayari, pag ito ay lumaban, dahil malalaki yung area, malalaki yung mga columns, malalaki masyado yung mga beams, makakapal masyado yung mga slabs. So, lalaban yan. Hindi niya i-accommodate yung movement. Pag linabanan niya, parang sinalubong niya yung earthquake, knockout yan. Bagsak yan. So, ang mas maganda, parang action ng kawayan, ng bamboo.
Di ba? Nakakita ka na ba ng bamboo na tumumba? Yumuyuko, yes, di ba? So, kasi kapag ka siya ay nag-sway, yung ating stress humihina. Yung earthquake force nare-relieve. Yung sabi natin, nadadump. Yun yung salita na ginagamit. With the movement, nadadump yung earthquake force. Naintindihan? Ito lang ang problema. Sa tall building, dahil masyado siyang mataas, sa panahon namin, ang pinaka-thumbs rule, the height of the building, pagka siya ay lumagpas sa 3 times ng width ng building, delikado na yan. Okay? Pero ngayon, hanggang kahit ano yung ratio ng height to the width, ginagawang pwede. Ang rineremedyuhan, yung arrangement, yung design ng structure. You get it? So, we want a small material, pero stronger material. So, small material, lesser resistance, lesser stress, but bigger deflection. Ang pinaka problema lang natin dito, na-decrease natin yung stress, pero ang problema, nag-create tayo ng bagong stress. Bakit? Kasi dahil sa taas nito, yung structure natin magdi-deflect excessively. Naintindihan? So yung structure natin magiging ganito. Okay? Kuha nyo? So pag excessive yung deflection niya, 'di ba? So ang mangyayari, magkakaroon tayo ng, kung ito yung load ng building or yung weight ng building, nag-create siya ng certain deflection. Ito yung tinatawag na P delta effect. Aside from the earthquake, may nadagdag pang unnecessary moment na siyang pwedeng magpabagsak sa building. Tama? Gusto natin yung bamboo action, swaying, dancing with the wind, pero hindi siya pwedeng bamboo na talagang pwedeng yumuko hanggang dulo. Okay? Structure yan eh, di ba? Tama? Okay. So, gusto natin na yung building is hindi mag-resist masyado, sumunod, mag-deflect, pero kailangan yung deflection niya, yung pagsunod niya, tama. Di ba? Sa obedience, dapat tama ang pagsunod, tama ang sinusunod. Di ba? Kung tama ang sinusunod mo, mali ang pagsunod, katulad ni King Saul sa Blay. Di ba? Kung sumusunod ka pero mali naman yung sinusunod mo, yung sinusundan mo, halimbawa sumusunod ka sa demonyo, obedient ka pero sa demonyo, di ba? O mali rin, di ba? Kapahamakan ang pupuntahan natin. So ano ngayon ang solusyon? So gagawin natin, isusunod natin, hahayaan natin sumunod yung building, pero hindi natin hahayaan na ganyan ang kanyang pagsunod. We want to limit or control yung tinatawag na P delta effect. Ang technique na ginagawa natin para sumunod pero tamang pagsunod, yung paggamit ng tinatawag nating dampers. Okay? So ito yung deflection dampers. So once na nag-earthquake, so ang ginagawa natin ganito. Naglalagay tayo ng mga tinatawag nating dampers at selected places or position of the building. They are just sort of pendulum. So, let us say this one, this one, this one. Okay? So, ang purpose nito ngayon ganito. Once na nag-earthquake, 'di ba? Papaling to dito. Pero ito is free hanging. This is a cable. So, dahil ang earthquake, ang gumagalaw lang naman yung foundation, yung lupa. Then ito, hindi naman nakakabit sa lupa. Nakakabit to dito. So pag swing nito ngayon dito, magbe-bend yung building dito, di ba? Correct. Pero maiiwan to. So pag nag-try tong building na to na mag-sway dito, ito na iwan dito, hahatakin or pipigilin itong weight na to, itong building. You get it? So bali ang magbe-bend yan parang pag ganito. Ang magiging bending niya is something like that.
You get it? Kasi pinigil nito. So, ang mangyayari ngayon, so babalik yan, pagpalo dito, pipigilan naman ito. Something like that. Okay? Pagpalo ngayon dito, pipigilan naman ito. So, bali yung structure natin will be bending something like this. So, as you can see here, yung center of gravity niya practically nananatili sa gitna. Pagpaling naman ng earthquake in the other direction, same action itong mga pendulum na to or dampers. Inaalaw natin yung movement, inaalaw natin yung deflection, pero kinukontrol natin sa tamang pag-deflect. Yan yung dampers. Meron tayong isang problema. Yung period ng earthquake, nasa NSCP to, depende rin kahit generally, kahit anong code, ganito yung formula niyan. Yung period ng earthquake, ano yung period? Yung period, yan yung time ng isang cycle ng vibration. Halimbawa, nag-vibrate yung building, kunwari ito. 1, 2 seconds ang period. Kung 3 seconds ang period, ganito yan. 3 seconds. You get it? So, yung isang cycle, yung time nun, yun yung period. Okay? So, ang unit ng period ay second per cycle. Okay? Now, so, ang ibig sabihin, the higher the period, the slower the movement. Yun yung tinatawag na frequency. Ang frequency, 1 over the period. Bali, ang unit nito, cycle per second. Or yan yung tinatawag na hertz. Okay? So, dito mapapansin nyo, mas mataas yung frequency, mas maraming vibration per a particular second. Tama? Ganito. So, yung period natin is equal to certain constant times h to certain exponent. Iba-ibang code, iba-ibang alpha ang ginagamit. So, yung height, yung h is the height of the building. Okay? Halimbawa, i-compare natin yan sa mas mababang building. Ito yung h. Okay? So, dito, dahil yung h is mataas, ang period mataas. The higher the h, the higher the t. Correct? The higher the t, the lower the frequency. Mas mabagal yung pag-vibrate niya. Naintindihan? You follow? Okay. Now, ang problema, the lower the h, the lower the t, the higher the f. Sa lower building, sa building na normal lang, medium height lang, medium height. Okay? Ang nangyayari dito, yung frequency niya mataas. Okay? Maliwanag, mas mabilis siyang mag-vibrate kesa dito. You get it? Ang problema sa mabilis na pag-vibrate ganito, yung failure niya due to what we so called fatigue. Fatigue is a failure due to overabsorption of external energy. Parang ganito, para mas maintindihan nyo. Halimbawa, meron kang GI wire. Paborito kong material, eh, no? GI wire na naman. Gusto mong putulin yung GI wire. Halimbawa, number 16 na GI wire. Yung pantali sa, yung alambre, pantali sa mga, sa rebar. Gusto mong putulin nang hindi ka gagamit ng kahit anong tool, kamay lang. So, yung GI wire, paano mong pinuputol sa pamamagitan ng kamay? Diba? Ginaganyo natin. Tama? Fino-fold natin back and forth. Parang ganun. Correct? Pero dahil yung GI wire, highly elastic, highly flexible, steel yun eh. Diba? So, highly elastic, highly flexible, kahit maghapon magdamag, dalawang araw mo pang iganon, hindi yan mapuputol. Mas unang masusugatan yung kamay mo bago maputol yan. Tama? Anong gagawin mo para siya ay maputol? Di ba ang gagawin mo,
ganito. Bibilisan mo yung pag syempre may hawak. Lagay ka ng papel para may panghawak o kaya yung gloves ba na pang tinsmith o yung pang welding. Bibilisan mo yung pag fold back and forth or to and fro. Diba? Bibilisan mo yan para maputol. Parang ganon. Itataas mo yung frequency para yung ma-absorb niyang energy ay tumaas para yung stress sa kanya tumaas. Yun yung mangyayari dito. Dahil mabilis ang frequency, eh hindi naman siya makamove masyado na katulad nito, siya ang vibration niya ay tataas. So hindi masyado siyang nag-move. It means yung resistance niya mataas pa rin, kaya yung stress tumataas. You get it? Naintindihan? Dahil yung resistance niya to movement mataas, yung stress tumataas. Hindi naman pwedeng lagyan ng dampers kasi hindi nga malaki yung deflection. Etong dampers, solution yan, pag malaki yung deflection, pinipigil nating mapunta lang sa isang direction yung deflection. Gusto nating mag S-wave yung deflection niya. Naintindihan? Which cannot be done here. Now, paano nating dinidecrease ang resistance nitong building na to sa earthquake? Ang solution naman dito, yung tinatawag na foundation isolator. Okay? So, ano yung foundation isolator? Ganito. Itong foundation nito, kinakabitan to ng yung mga columns niyan, kinakabitan niya ng tinatawag na foundation isolator. So yung isolator na yan, as you can see sa figure, is nag-a-allow siya ng movement ng building and at the same time, ina-allow niya na siya ay mag-rock pero yung building nananatiling horizontal. You get it? So, ang ibig sabihin ngayon dito, so ito ngayon yung ating foundation, tapos ito naka-attach yan to certain extent. So, kapag ka nag-earthquake, itong mismong building, hindi directly nakakabit dito. Meron tayong isolation. Do you follow? Okay? So, ngayon ang mangyayari ngayon dito, itong building natin is sasayaw dito sa foundation natin. In that way, ito ngayon is mag-move. Susunod lang siya kung yung earthquake papunta dito, susunod siya. Pagbalik ng earthquake, susunod din lang siya dito. In that way, hindi nga nagkakaroon ng deflection to, pero hindi rin magkakaroon ng vibration dahil there is no resistance or there is only minimum resistance to movement. Do you follow? Tanda natin, no resistance, no stress. Tandaan natin ang sabi ni Lord Jesus, I desire obedience rather than sacrifice. Okay? So, kaya nga diba, tatatandaan ko yung sinabi ng minsan na natandaan ko sa isang seminar na inattendan ko, apat na bagay para maging peaceful ang buhay natin. Apat na R. Number one, don't react. Number two, don't resist. Yun yung nagkokos ng stress. Number three, don't resent. Huwag kang magtatampo, huwag kang magtatanim. Number four, hindi na don't. Number four, repent. Ang sabi ni Lord sa atin, cast your burdens upon me. May mga problema tayo, may mga dinadala tayo, may mga stress tayo. Ibigay natin kay Lord. Sabi niya, cast your burden upon me for my yoke is easy. Yoke yung sa kalabaw ba? Meron pa rin yoke. Ang ibig sabihin, simbolo yun ng lordship and simbolo ng pagsunod natin. Kailangan pa rin nating sumunod. Meron pa rin tayong susundin. Pero anong sabi ni Lord? My yoke is easy and my burden is light. Meron pa rin tayong dadalin, pero magaan na lang dahil nasa kanya na yon. Siya yung ating damper,
siya yung ating shake earthquake isolator. Yung natitira sa atin, very light. Kung tayo lang ay nasa kanya at siya nasa atin at tayo nasa kanya. Yun yung sabi sa Bible. If we are in Him and we are on Him. So, yan lang po. Hanggang sa susunod. Don't resist, don't react, don't resent, and above all, repent. And let us obey.